Halos umapaw ang tao sa LTFRB main office sa Quezon City sa dami ng mga nag-a-apply para sa prangkisa sa unang araw ng hearing para maging Transport Network Vehicle Service Provider. Nasa ika-apat na palapag pa ang hearing room pero hanggang ground floor na ang pila. Karamihan, alas 6 pa lang ng umaga nakapila na. Kasi 9 o'clock yung schedule ng hearing namin. Anong oras na? Hanggang ngayon wala. Kung ano oras kami makaka-attend sa taas. Tapos sabi hihintayin na lang raw yung tawag ulit. Kaya lang hanggang ngayon, wala pa rin. 500 ang nakaschedule ngayong araw, pero marami raw ang nagpunta kahit walang hearing schedule. Marami pa rin hong kulang ang mga requirements. At kung aakyat ho sila, ang ending ho ay natatagalan kasi nagiging counseling. Kagabi, pinaalam ng Uber sa mga rider nito na opisyal lang nagtatapos ang kanilang operasyon sa Southeast Asia ngayong araw. Pagbubuksan ng app at susubukang mag-book, lumalabas lang ang mensaheng Uber is currently unavailable in your area. Naglabas ng cease and desist order ang LTFRB sa Uber dahil wala na raw itong kakayanang sagutin ang kaligtasan ng mga pasahero. Taliwas ito sa utos ng Philippine Competition Commission na magpatuloy ng operasyon ng Uber habang isinasagawa nila ang review sa acquisition ng Grab sa Uber sa Southeast Asia. Do we have to wait for something to happen before we say tama na Uber? We want to protect the riding public. Meron naman itong epekto sa pagiging effective ng aming interim measure kasi po napakalinaw po na inconsistent talaga po. Sana po magkaroon po kami ng closer na coordination para po hindi na to mangyari po in the future. Inulan naman ng reklamo ang Grab sa unang araw ng pagtigil ng operasyon ng Uber sa bansa. Mula sa mga reklamong pahirapan ng pagbubok, animoy booking ng flight sa taas umano ng pasahe hanggang sa pagkakansela ng mga driver. Sa Twitter, sinasagot naman ang mga ito ng Grab. Hinihikayat ng LTFRB ang mga pasahero na ipost sa social media ang mga reklamo at itag sa social media accounts ng LTFRB. Mananagot daw ang mga nangungontrata at tumatanggi mga driver. If you already have your franchise or PA, we may cancel or suspend it. If you are applying, as in now applying, we may blacklist you. Nangako ang LTFRB na sisilipin ang mga reklamo. Bukas, may special hearing sa per-minute charging ng Grab sa mga biyahe nito. Pinagpapaliwanag naman ng PCC ang Uber at Grab kung bakit hindi umano nito nasunod ang mga interim measure na inilatag ng ahensya. Salima Refran, GMA News.